sa inyong lahat, mga bebe. So, maganda lang tayo ng viewers. And yung topic natin ngayon, guys, is paano ba maka-move on ng mabilis? Or paano ba mag-move on? So, ayan yung topic natin ngayon, mga bebe. So, maganda lang tayong viewers, then mag-start tayo, guys. Hello, Chris. So, ayan, may una na tayong viewers. So, hello, bebe. Kamustang yung gabi? So, ayan, 2 million viewers na tayo. So, ayan, magsa-start na tayo. Hi, MJ. So, ayan, thank you sa bisita sa live ko. MJ Andaya Jimenez. So, ayan. Hello sa 2 million viewers natin. So, ayan, magsisimula na ba tayo? So, ayan. And, ulitin ko lang sa inyo lahat, guys. So, magandang gabi sa lahat. So, panibagong gabi, panibagong topic na naman yung gagawin natin. And topic natin ngayon, guys, paano ba makapag-move on ng mabilis? So, ayan, just mag-comment lang kayo, guys, ha. Hi, Chris Solesa. So, ayan. So, meron tayong guys. Ulit ako. So, hello sa 2 million viewers natin. Comment lang kayo, guys, ha, para alam kung taong nanonood sa akin. And, sana naririnig nyo. Naririnig nyo ba, guys? Sana malakas yung boses natin. Hi, Jane Tugnon. So, hello, kapatid. Good evening sa'yo. Hello sa mga nanonood dyan. So, ayan, meron tayong guys. Meron tayong topic ngayon. So, paano ba makapag-move on ng mabilis? So, unang-una siguro yung damhin mo yung sakit. Ramdamin mo kung ano yung nararamdaman mo, guys. Kasi, hindi ka kasi robot eh. So, natural lang na masaktan ka. So, kahit saan ka pa pumunta, kahit na sa lupalop ka pa ng mundo, dala-dala mo yung sakit. Kaya ramdamin mo na lang, guys, para sa huli, mawawala din yan. So, ayan. Hi, bebe! So, si Nudge, hello. Good evening sa'yo. And yung title ng natin, guys, is uulitin ko lang, paano ba makapag-move on ng mabilis. Kaya pala nawala. Nawala kasi yung signal, bebe. So, sorry. Nakadalawang try ako. So, nahirapan ako pumasok. So, ayan. And, salamat kasi pangatlo nakapasok na talaga ako. So, ayan, unang-unang yung gagawin, guys. So, ayan, para makapag-move on kayo. So, damihin nyo kung ano man yung nararamdaman nyo. Parang i-ano nyo sa loob nyo na kung nasasaktan mo kayo. Bebe, yung topic natin is paano ba makapag-move on ng mabilis. So, ayan, ulitin ko ba? Kaya nga, bebe. So, ayan, para sa'yo to. Ay, umiyak agad. So, ayan. Dapat maging tayo, guys. Huwag kayong malungkot dyan. So, ayan. Ito na yung nyo. Yung time para, pag-isipan nyo dapat nyo na talaga mag-move on. So, ayan, guys. Unang-una yung gagawin is damhin nyo yung sakit. Kasi kahit or kahit saan pa kayo mapunta, so, dala-dala nyo na yan, guys. At, natural lang yan kasi hindi naman kayo robot. Kaya pag nasasaktan kayo, damhin nyo lang, guys. As in, mawawala lang yan. Pero huwag nyo madalhin kasi kapag minamadali nyo yung sarili nyo, mas lalo kayong masasaktan. So, accept nyo na lang yung nangyari sa inyo. And, syempre, yung pangalawa natin is, isipin mo, ano ba yung nangyari sa amin? Bakit kami nag-ending ng ganito? So, isipin mo, guys, baka may mali ka rin or pinapakita na ni Lord sa'yo kung yung taong yan ay hindi talaga para sa'yo. So, parang nagbibigay na siya ng way para mag-isip ka na tama na to. So, itigil ko na to. So, mag-move on ako kasi may nakalaan na para talaga sa akin. So, ayan. Bebe, huwag ka nang umiyak, bebe. So, ayan, ang pangatlo natin. So, alisin mo yung mga bagay na nakapagpapaalala sa'yo. Yung gaya ng mga binibigay niya, di ba? Siyempre, kahit papano naman siguro, may binigay naman siya, di ba? Huwag lang man sana panty lang. So, ayun guys, sa mga bagay na binigay niya sa'yo, kung gusto, basta ikaw na bahala kung anong trip mo, gusto mo sunugin yan o itapon sa dagat. So, ayun. Pero mas mabuti guys, kapag mga okay pa yung mga regalo niya, kung gusto mo naman makalimutan siya or gusto mo lang talagang alisin yung mga bagay na nakapaalala sa kanya, gawin niyo is donate niyo yung mga bagay na binigay niya, diba? Naka-move on ka na, nakatulong ka pa. So, ayun guys. And, syempre, kung mamahalin, isang lanyo na. Diba? So, ayan. And, syempre, yung pang-apat natin. So, habang nag-heal pa kayo, guys, disconnect yung muna yung communication sa kanya. Kasi, pag lagi nyo siya nakikita, kapag lagi nyo siyang
or may communication pa kayo sa isa't isa, hindi nyo talaga magagawang kalimutan siya. Kasi every time na, ano, kunwari, friend kayo sa FB, so, ayan, kunwari lang, guys, so, ayan, friend kayo sa FB, tapos nakikita mo siyang online. So, syempre, parang ikaw, kasi mahal pa siya, parang aasa ka na, bakit kaya anong ginagawa niya, sinong ka-text niya. So, parang mga ganun. So, mas possible, guys, habang hindi pa kayo totally nakalimot. So, i-block niyo muna kung maaari. And then, syempre, ano nyo na lang pag okay ka na. Kapag tanggap mo talaga na wala na kayo. So, ayan, i-unfriend nyo para wala talagang communication. So, talagang pag gusto nyo mag-move on, guys, ano na kayo, move forward na kayo. Huwag na kayong magbalik-balik pa or tumingin pa pa, ano, pabalik sa kanya. Diba? Kasi ganun pa rin yan, guys, eh. Kung gugustuhin nyo talaga, is makakaya nyo talaga yan. And, syempre, lagi na kayo magdadasal, guys. And, syempre, yung panglima natin, kapag magulo na yung relasyon, kapag alam nyo nang magulo yung relasyon, guys, yung alam nyo nang wala nang patutungan, unahan nyo na, huwag nyo nang antayin na yung partner nyo pa yung gumawa sa inyo. Kasi may kasabihan tayo, guys, na kung sinong unang bumitaw sa isang relasyon na magulo, siya yung unang makaka-move on, siya yung unang magiging okay. So, ayan. Diba? Kasi alam nyo naman na hindi na kayo, hindi na magiging okay yung relasyon nyo. So, ikaw na mismo gumawa ng paraan. O ikaw na mismo gumawa ng hakbang para tapusin na. Kasi alam mo naman sa sarili mo na wala na talaga. Diba? Para makapag-move on ka na rin. And syempre, hello sa 2 million viewers natin. Dalawa na lang natira. Ayaw nila mag-move on, guys. So, ayan, syempre, yung pang-anin natin is forgive and forget. So, ayan, kailangan talaga, guys, ano nyo yung sa... Dami na ng viewers, diba? 2 million na, ay, Diyos ko. More than one, baby, marami na yan. So, ayan nga, guys, yung ano natin, yung pang-anim natin is forget and forgive. So, ayan, kailangan nyo talaga matutong magpatawad, guys. So, kahit na sobrang sakit yung ginawa niya sa'yo, kailangan patawarin mo para maging magaan yung puso mo. Hello, baby, Chrislyn Okada. So, ayan, hi, baby, welcome to my live. So, ayan. Hello sa 3 million viewers natin. And, syempre, yun nga, guys. And, sabi nga nila, wag kang maging bitter. Be better. So, ayan. Para maging okay yung takbo ng buhay mo. Kasi, kapag lagi kang may dala na mabigat, so, hindi ka makaka-move forward talaga, mga bebe. So, kailangan talaga i-let go mo. Mag-forgive ka para yung puso mo maging okay, maging, para magaan sa feeling. So, ayan guys, kahit na anong gawin nilang pananakit sa'yo, dapat, ano ka lang, be strong ka lang, and then, kailangan patawarin mo. So, ayan, kung gusto mo talagang tumahimik yung buhay mo, so, ayan, may pagbabanta. And, syempre, yung last natin. Ay, hindi, yung pangwalo natin, so, be, ano guys, be busy kayo. So, makipag-ano kayo sa mga, ano nyo, sa mga friends nyo, mag-ano kayo, makipag-jamming kayo sa mga friends ninyo. So, i-busy mo yung sarili mo para may iwasan mong isipin yung taong nanloko sa'yo. So, ayan. Lagi mong isipin na, lagi mong i-focus yung sarili mo na, eto may gagawin ako, magiging busy ako. Para hindi mo siya maisip. Yung isip mo matutuon sa iba. So, unti-unti mo siya nakakalimutan. And, syempre, yung payo ko lang, guys. Diba, syempre, natural na nasa sa atin yan. Kapag na ambigo tayo, so, ayan, iinom tayo, magwalwal tayo. So, pag ganun guys, so broken-hearted kayo. So, mas kung pwede lang, kung maaari lang, huwag na kayong uminom guys. Kasi minsan kapag may dinadala tayong problema, imbis na mabawasan, madadagdagan. Kasi kapag nakainom tayo, hindi natin alam yung pwedeng mangyari sa atin. So, ayan guys, baka may kahihiyan na mangyari sa atin. So, ayan. Makijamming lang kayo, makikulitan sa mga barkada ninyo para maano lang yung isip nyo. Parang hindi mo siya maisip. So, ayan, mapakasaya ka guys hanggang kaya mo. And, syempre, ang last natin, huwag kang maghanap ng iba. Maghanap ka ng iba sa tamang panahon. So, ayan guys, huwag kang agad-agad na pupunta sa isang relasyon. Kung alam mong hindi ka pa ready. Kasi, merong masasaktan guys. So, ayan. And, sana lang, huwag niyong gawin yan na para naghanap lang ka ng panakit butas ninyo. So, ayan guys. And, ang sabi ni Krish, so meron siyang dagdag, simply lang, first you need to accept na wala kayo. Hindi na pwedeng maging kayo. Second, need to forgive her and forgive yourself. Third,
forget the pain, be strong dahil anong man ang mangyari, at least natutunan, may natutunan ka para maging matatag ka at maging matured tas sa next relationship. Tama, guys. And, syempre, iwasan yung makipagrelasyon kapag alam yung nag-heal pa kayo. Makipagrelasyon kayo sa tamang panahon. So, kapag okay na kayo, pag okay na yung sarili ninyo. So, ayan, pag alam yung okay ka na, hindi mo na maiisip na balikan pa yung ex mo. Para wala kang masaktan, guys. So, ayan yung sinabi ni Krish. So, unang-una, sabi niya, i-accept mo daw na wala na talaga kayo. So, siya, ayun nga sabi ko, diba, damhin mo kung ano yung sakit na nararamdaman mo para mabilis talagang mawala. And second, kailangan mo mag-forgive. So, sinabi ko nga, guys, kailangan mo tayo i-forgive kahit na napakahirap. So, shout out muna si Marky Francisco. So, shout out sa'yo, bebe. Maka-aim naman to. So, ayan, hello sa 6 million viewers natin sa mga late. So, sorry, guys. So, eto na, i-recap na lang natin yung sinabi ni Krish Solesa. So, yung sinabi niya nga, first, you need to accept na wala na talaga kayo. Na hindi na pwedeng maging kayo. So, ayan, and second, need mo patawarin siya. And, syempre, patawarin mo yung sarili mo. Kasi, hindi naman, guys, meron kasi tayong sitwasyon na hindi ibig sabihin na ikaw yung iniwan. Yung nang iwan na may kasalanan. So, dagdag ni Krish, let go all the pain. Use that pain to be better person. So, ayan nga guys, sabi ko nga sa inyo, huwag kayong maging bitter, be better. So, ayan guys, kahit na nasaktan tayo, and huwag na huwag kayong matatakot na magmahal ulit kahit paulit-ulit kayong nasasaktan. Kasi, hindi mo makikita yung tamang tao para sa'yo kung matatakot ka lagi. Tama nga, sabi ni Mark Francisco, so, hindi solusyon ang alak sa pagka-broken hearted. Yun nga ang sabi ko guys, kasi minsan, kapag may nararamdaman tayo, tapos iinom tayo, hindi natin malalaman yung sitwasyon. Yung pwede natin gawin, na maaari kapahamak natin, ikakapahiya natin. Kaya kapag may ano tayo guys, kapag may nararamdaman, okay lang mauminom, yung sakto lang, yung kaya mo kontrolin. So, shout out kay MJ, shout out kay Krish. So, every night si Krish nandyan talaga yan. So, thank you bebe sa pag-support. So, hello kapatid, Jane Tognon. So, syempre sa bebe, sa code, si Nudge. So, shoutout sa inyo. Si Chris Lynn. So, hi bebe. So, ngayon ka lang nakadalaw dito. And hello si, kay bebe Apple. Apple Sumayad. So, thank you so much sa pag-support nyo guys every night natin na live. And syempre kay Marky Francisco. So, shoutout sa iyo. Kay Jaisel Fusi Silosa. So, ayun. So, and guys, thank you so much bukas ulit. So, thank you sa 4 million viewers natin ngayon. And, bawi na lang kayo bukas, guys. So, alam nyo na, every night tayo nagla-live. Tapos nyo na yung live natin. So, bawi kayo bukas 9:30, guys. Hanggang dito na lang. So, until my next live, guys. So, thank you so much ulit sa panonood ninyo and sa support ninyo sa live ko. And, syempre, tignan nyo yung replay nito sa YouTube channel ko. And, uulitin ko lang yung channel ko, Miss A, M-H-I-Z-A. So, ayan, supportan nyo ako, guys, please. And, share nyo na rin yung mga videos ko. So, ayan, para mabilis tayo mag-monetize. And, thank you so much, guys. So, until my next live. So, and see you tomorrow. Good night and keep safe all. So, and bye!